you're enjoying these videos, subscribe. Let YouTube know that I'm doing a good job by subscribing to the channel. Plus, you'll get notified when I have new videos coming out. And finally, if you're enjoying what I'm doing, give it a like. Just click on that thumbs up, and that way YouTube knows that you like it, and they'll pass it along to other people that might enjoy my content as well. I really appreciate it. Thank you again. Let's get started. Now for our next speaker, he is a current university researcher of Institute of Plant Breeding at University of the Philippines, Los Baños. Aside from this, he also did various research in different fields. He also received several awards, including the SNAP Hydroponics, which was awarded as an outstanding CA Extension program. Let us all welcome Mr. Jesse Descasota to discuss and share to us his expertise in SNAP hydroponics. So, good afternoon. Good afternoon po. Meron po. So anyway, medyo yung pagkakaano sa akin eh. Actually, we are a team working on SNAP hydroponics. Hindi lang po ako yung member ng SNAP hydroponics. We have two others, Primitivo Jose Santos and Yureka Weng Ocampo. So, kami po yung team na nag-aano ng mga SNAP trainings plus yung dalawa po yung nag-develop ng SNAP hydroponics. So, I'm recently na-hire lang sa institute, but then I'm working on another technology, which is the aeroponics technology. So, next. So, I'll be discussing about container gardening through simple nutrient addition program or SNAP hydroponics. So, yung SNAP kasi na hydroponics, it came from the project, yung title nga, yung simple nutrient addition program. But then, inadapt yung SNAP for certain reason, kasi mabilis nga yung action, which may discuss ko sa inyo afterwards. So, next, Kuya. So, basically, na-design yung technology not for rural production, but then for urban production. So, ano ba yung mga urban areas natin? Yung mga areas na wala ng potential farming areas. So, nabanggit nga ni Ma'am kanina na the technology is basically for urban production. But then, as of now, the challenge is to develop a technology for production, for food sufficiency. So, nakikita namin ang alternative production, means of production, para ma-sustain natin yung food production, particularly vegetable at saka fruit vegetable production, is using an alternative production system na tinatawag nga naming hydroponics. So, for root crop production, may tinatawag naman kaming aeroponics. So, modification lang naman ng aeroponics na hydroponics. So, papakita rin natin mamaya yan. So, under urban areas, ito yung challenge natin, densely populated. So, wala nang do. The technology is for urban production. Paano natin siya gagawin? So, may ideally na yung mga buildings natin, pwede kasi natin taniman. So, pwede natin i-modify ang buildings natin gamit ang mga light, LED lights para mag-provide ng light source sa ating mga halaman. So, may tinatawag na rin tayo ngayon na tinatawag natin container gardening. So, yung mga container barn, pwede na natin i-convert into gardening or pwede natin i-convert into production areas. So, space limited, yun nga problem, flood prone and food dependency. So, under rural areas, dito yung production natin ng mga pagkain. But then, gusto namin turuan yung mga taga-urban areas na mag-produce kayo ng sarili nyong pagkain. So, may potential naman. Kasi sabi nga nila, future nga ng farming system, which is the hydroponics or the soilless technology system. So, next. So, ito yung mga kailangan to ensure ng sustainability of urban gardening. So, dapat yung ating technology na ibibigay sa kanila, yung mag-fit sa kanilang lifestyle. So, under urban areas kasi, ang tendency ng mga tao dyan is to work. So, less ang time nila para mag-manage ng crop. So, by that, kailangan nila ng technology wherein pwede nilang iwanan. Kasi, siguro naman balikan sa hapon, but not yung 24 hours na nakatingin. Unlike yung sa rural production natin, yung farming system natin na
sa maghapon, kailangan natin bantayan talaga yung halaman natin. So ang pinaka-problem na lang siguro ng urban production, the way yung lifestyle, okay, ang problema na lang natin siguro yung kapitbahay natin. So, kung sa pagpuproduce, wala tayong problema, pero syempre, yung kapitbahay natin, posible natin problemahin in the long run. So another is efficient nga, yung source ng yung technology should provide pagkain para sa atin, and as mentioned, easy to maintain, inexpensive, and dependable. So kung gagamit tayo ng mga high-end dating hydroponics technology, medyo, though hydroponics pa rin siya, but then, mataas ang maintenance, saka expensive siya. So next. So ito yung example natin ng container gardening. Ito yung naging unang sikat na sikat. So I think pwede naman ako siguro maghingi ng participation mula sa inyo. So sa tingin niyo, ano magiging problem natin dito in the long run? Anong pwede natin maging problem? So tabi natin, kuya, anong posible natin maging problem in the long run? Yung magkakaproblema sa tubig. Yun, hindi daw nalaki. So yung gantong klase ng gardening, ang problem kasi nito ay kailangan nyo siyempre siyang laging diligan. Unlike yung nakatanim siya sa lupa, mas limited ngayon ang water source nito. So, ang problem nito, isa pa, yung nutrient. Though, mapuprovide yung nutrient as of ngayong planting season, but it is not a complete one. So, may kulang pa rin. So, next slide. So, this is another container gardening. Medyo ito, hindi na mas maganda kumpara dun sa una. Next. So yung container gardening, actually maganda siya. Kasi ang technology ng container gardening uses recycled materials. So, mas lesser yung problem natin sa soil, sa weeds, and pwede lang natin siya i-place kung saan may sunlight. So, essential yung sunlight. In every production system, kahit sa urban or rural areas, kailangan ma-maximize natin yung capture ng sunlight. Bakit natin kailangan ng sunlight? Anong process ng halaman na tawag natin doon? Photosynthesis. Okay. Nice children. Sabi nga nung teacher ko sa akin. So, ito nga ang maganda rin with a container. Actually, ang hydroponics is a typical container gardening. So, hindi lang siya sinasabi natin na yung unang pinakita ko lang ang container gardening. So, pwede kasi natin gawin yung stack up, naka-stack up. So, pwedeng patong-patong yung mga container gardening natin. So, that is the advantage using a container gardening. And may capacity siya maging flood. Pwede siya maging mag-resist ng flood natin pag flooded yung area natin. Next. However, ito nga yung disadvantage. Kailangan nyo ng magandang source ng lupa. So, ibig sabihin yan, hindi kayo pwedeng gumamit ng basta-basta lupa na lang. So, may mga times kasi na-encounter namin wherein nagtatanong sila sa amin, bakit ganito nangyari sa halaman ko? Bakit parang nalalason yung halaman ko? So, kung familiar kayo sa nangyayari sa Benguet area, so familiar ba kayo sa Baguio? Sino nakapunta na sa Baguio? So, may mga problems tayo ng metal contamination. So, hindi lahat ng soil natin ay masasabi nating safe. Aside from that, may problem na rin tayo na nag-a-arise. Ito ang tinatawag nating bacterial wilt. So, ito ay soil-borne disease. So, ito yung mga makikita natin ang halaman natin na parang natutuyo, nalalanta din, hanggang actually may time na ang production area natin from 50% to 0% na lang ang matitira sa atin. So, talamak talaga itong bacterial wilt. And problem nito ay kailangan nyo ang i-rewater and lagi-lagi, ito yung mga natin. Pagka napabayaan natin yung ating container gardening, ang ano mangyayari dyan ay magigisang kung ano nangyayari sa drought areas. So, parang hindi natin diniligan, hindi lalaki ang halaman nyo to the end na talaga mamamatay yung ating mga halaman. So, next. So, this is to show kung anong mangyayari pag pinabayaan natin yung mga halaman natin under
container gardening. Kasi kailangan yung diligan. Pag pinabayaan nyo, mangyari dyan, matutuyo yan. So, baka mag... Ang mga tendencies na ito kasi may busy kasi tayong mga times. So, minsan kasi dalawang araw lang nating hindi nadiligan, pwede na magkaganto yon. So, then we want to have a technology wherein, ayoko naman sabihin, tuturuan namin kayong maging tamad. Kasi actually, yung technology na Snap Hydroponics was developed particularly para ang gagawin nyo na lang ay may food source kayo. Pero hindi siya para bantayan nyo maya't maya. So next. So let's discuss something about hydroponics. Ano ba ang hydroponics? Kasi baka magkakameron tayong misconception. So ang hydroponics is a soilless culture. Ibig sabihin yung production natin ay hindi na tayo gagamit ng lupa. Basically, yung lupa natin is the major na source na nutrient natin. So doon nangyayari yung times wherein yung ating mga macronutrients ay madidegrade into micronutrients na nai-utilize ng halaman natin. So that's reality na ang lupa yung pinaka source na nutrient natin. So posible ba ito ngayon sa tubig natin? So posible pala siya gamit ang nutrient solution or another nutrient na tawag natin nutrient formulation. So in our part, ang tawag namin sa nutrient namin is the SNAP solution. But then, I think meron na tayong mga iba-ibang sources pa na nutrient. May mga solid form, may mga liquid forms na. So marami na talaga tayong nutrient formulation. So to show you kung ano na nangyayari with the industry sa Pilipinas, next. So as of 1995,000 hectares lang, then tumataas na tayo up to 60,000. And as of now, lalo pang nagbo-boom kasi hindi na rin namin kayang i-provide lahat ng nutrient na kailangan ng buong Pilipinas. So I think hindi pa naman ganun kaano sa Palawan, but then, actually pag naumpisahan nyo kasi siya, parang nakaka-addict siya. Kasi alam nyo, sa unang part, ibibigay kasi sa inyo is the training, yung tinatawag naming mga kit for training, para sabi natin, ma-adapt nyo lang, makakuha nyo yung technology, but then, lahat na nag-train sa amin, nitong huli ay may sarili-sarili ng methodologies. So, sabi nga namin, sa umpisa, ibibigay namin ang kit sa inyo, and the later part, bahala na yung imagination nyo. So, next. So, these are some of the countries na nag-venture na ng hydroponics. Actually, successful hydroponics na sa kanila. So, familiar naman po tayo sa mga bansang ito, particularly yung Japan saka Australia. Ang Europe countries natin, ang vegetable production nila is through hydroponics na. So kung titignan natin sa kanila, sa first world country, ay hydroponics ng production, eh what if tayong nasa third world country ay mag-shift na rin from soil production to hydroponics production ng vegetable. So tinitingnan pa rin namin yung part na yun, pero I think in the long run kasi mas kokonti na yung area natin na pwedeng taniman ng vegetable. Kasi ngayon pa lang kokonti na yung ating areas na pwedeng taniman ng staple crop. So paano ngayon ang gagawin natin? Rather than yung vegetable production natin ilagay natin sa field, it's rather na ilagay natin yung staple crop production natin sa field and yung vegetable production is through hydroponics production. So next. So, hindi naman tayo talaga huling-huli. So, since 1980s pa lang, meron ng hydroponics sa Pilipinas. So, ito yung sa Puyat Farm. At kung mapupunta kayo dati, siguro yung mga kabataan natin, mga edad ako ay 9 taong gulang. Hindi ko na masabi kung ilang taong kayo nung mga 9 taon. So, by that, talamak talaga ang hydroponics sa Tagaytay. So, familiar naman kayo sa Tagaytay area. So, napakadami doon hydroponics. Pero hindi ito nag-progress. Bakit? Sa tingin nyo, any idea kung ba't hindi ito nag-progress sa Tagaytay area? Kasi yung nutrient solution na ginagamit nila ay galing sa ibang bansa. So iba kasi ang nutrient na ginagamit natin sa ating bansa, iba yung crops natin, iba yung adaptation ng crops natin compared sa ibang bansa. So anong nangyayari ngayon sa kanila, bakit mahina yung production compared? Eh, dapat mas maganda yung production kasi hydroponics to.
So doon sila nagkaka-problem sa nutrient solution. So basically, mataas naman yung ating tumataas pa yung area natin ng hydroponics production area, but still it is a young technology, bago pa lang siya sa atin. So parang 10 years in the making pa lang siya nagiging successful. Next. So na-mention ko na to kanina, sa Europe nga about 65% na ng kanilang vegetable come from hydroponics. Pati yung kanilang mga bulaklak, yung mga fresh cut flowers ay through hydroponics na. So next. So, to compare yung dalawa, compare natin ang soil grown with the hydroponics. So, siyempre, sa hydroponics, walang soil preparation kasi soilless technology nga. Then, lesser yung fertilizer na ginagamit natin kasi yung ini-apply natin sa field, mas marami talaga yun. Pero, ang mangyayari kasi dun sa fertilizer na in-apply natin sa field, ida-downgrade pa to into forms na mayu-utilize ng halaman natin. With hydroponics technology, yung nutrient na i-apply natin ay yung talagang automatic na kailangan na ng halaman natin. Readily absorbable na. Pest control, ideally, ang hydroponics is a protective cultivation. So, lesser. Lesser yung area natin kasi pwede tayong mag-stack up ng ating production. Lesser in labor kasi, yun nga, ayaw sabihin, tunuturuan namin kayo maging tamad. Pero, actually, napakagandang business talaga ng hydroponics production. Carbon footprint kasi gagamit tayo ng mga gasoline and other yung electricity natin. Mas marami with the soil grown. And production risk, mas marami talaga tayo sa soil. Sa mas mataas ang production risk natin using our soil. Kung actually, merong ano kasi, yun yan, ikwento ko na sa inyo yung bacterial wilt. So yung bacterial wilt natin ay from Luzon to Visayas. Luzon to Mindanao. So wala talaga nakakaligtas sa bacterial wilt, which is the major problem na ngayon ng lahat ng production areas natin. Kaya nag-device ng iba, kaya nga hiningan kami ng another technology, which is the aeroponics technology, para magkameron ng alternative production para sa ating root crops, which is just a modification of the hydroponics technology. So next. So ano bang potential nito sa Pilipinas? So syempre, high value crop production. Yung mga mahal nating mga crops. Off-season production, high quality production. Actually, sa high quality production, may mga production kasi tayo na ang gusto nila. Gantong firmness, halimbawa sa tomato. Gantong firmness, ganto ang taste, ganto ka asim. Iyon ay possible with the hydroponics technology. But with the field condition, mas marami tayong waste compared sa hydroponics technology. And basically for urban vegetable production. So next. So ito yung unang-unang mga system sa Pilipinas. So medyo maganda yung system, automated drip irrigation hydroponics. But then, tingnan natin kung magkano ang presyo niyan. So 1.5 million yan. Bakit naging 1.5 million yan? Screen house lang yan. So makikita natin ngayon kung anong laman ng isang drip irrigation setup. So meron tayong machineries, meron tayong nutrient tank. So every now and then ipinapump nung ating source yung ano, yung ating pumping system, yung nutrient to sa different ano ng for drip irrigation. So maya't maya nagpapump yan. So ano pang isang problema natin dito? Pag kami pump tayo, anong kailangan natin? Kuryente. Pag may kuryente, magkano ang babayaran natin? So, mahal talaga. So, next. So, ito naman yung pumalit, which is the nutrient film technique or yung NFT. Ang problem lang nito ay kagaya rin nung una, pero mas mura to. So, magkano nga lang ba isang setup nito? Approximately mga 20,000. Next. Papindot po para sa presyo.
So 20,000. But then, ang problem din ito, similar dun sa una, ay gumagamit pa rin ito ng kuryente. Basta may kuryente, malaki ang ating laging bayarin. So next. So na-introduce to, which is another drip irrigation, yung Dutch and bucket, wherein didiligan mo na ng nutrient solution yung halaman mo. Ang uno naman ngayon ang problem nito. So next slide please. Kailangan naman nating mayat mayang diligan. Eh tayo nga sabi nga natin, medyo masipag kasi tayo eh. Kahit ako ayaw akong mayat maya eh. So ang mangyayari ngayon diyan, mapapabayaan natin yung ating mga halaman. So next. Next slide please. So just to summarize yung mga nang yung mga disadvantages, expensive saka may maintenance. Next. So ito yung ipinopromote namin. So ito yung snap hydroponics. So we're in, ito yung tinatawag nating open system. All in na nandoon yung ating nutrient, walang kuryente, mag-grow ang halaman namin. Natin. Actually, this is an actual photo. Hindi ito ikinapit lang namin yung lettuce doon. These are all actual photos. So next. So ang minamaximize ito yung root system natin wherein may part na nakababad at may part na hindi. So bakit may part na hindi dapat nakababad? It would promote tinatawag nating root aeration. Pag may root aeration tayo, hindi ngayon ito mag-i-induce ng flooding condition or yung flooded condition, kaya nagkakameron ng possibility na mag-grow yung halaman natin. Yung mga nasa lower part, yan yung mga root na nag-a-absorb ng nutrient. So next please. So these are the features of the snap hydroponics. Similarly with the container gardening, it make use of recycled material. But ang maganda dito, compared with the other hydroponics technology, wala siyang electricity. So, environmentally friendly, can be a source of livelihood. Saka alam niyo bang, pwedeng mag-hydroponics technology yung kahit ang edad mo na 70? So, yung naging challenge nga namin dati, pag nakabutas ng styrobox yung matanda, ay pwede yung technology. Kung hindi, magkukwit na ako. Yun yung naging challenge nila dati. Pero, ang maganda naman, fortunately, lahat sila nakabutas. Kasi kung hindi, wala na kami mga trabaho. So, maganda rin kasi itong parang training ground sa mga bata natin. Kasi actually, kung mapapansin natin, yung mga matatanda natin, alam nila ang gardening. Alam nila ang farm production. Pero yung mga bata natin ngayon, baka dumaan yun sa field, ang makikita nila sa palayan, pagturo nila sa palayan, bakit daw nagtatanim ng damo yung mga tao? But then, it is yung source ng rice natin. Hindi nila alam ang rice natin. So that's reality. So also, the technology is for climate change. So dinevelop talaga siya na para mag-adapt sa mga climate change natin. So the only disadvantage nga ay kailangan natin ng protective na means para maiwasan ang halaman natin na ma-dilute ang nutrient solution. So ang problem natin is yung pagkanaulan. So next again. So ito yung aming, wow, nagbago na. So ito yung pwede maging mga materials natin for maging nutrient tank. So ang ginagamit namin is the styrobox. Kasi ang maganda dito sa styrobox, insulator to. Saka ito kasi pagka ito naubos na yung grapes, tinatapo na lang to. So wala talagang market na magre-recycle ng styroboxes. So pwede rin tayong gumamit ng pail provided na yung ating tank is an insulator. Ano sinasabi natin insulator? Hindi siya nag-iinit. Pagka conductor, yun yung mga nag-iinit natin. So kailangan natin is insulator yung lalagyan. So next. So just to show you yung styrobox. So marami nito. Kung kailangan nyo ng styrobox, maghanap kayo ng fruit stand. Oo, basta may grapes dyan, may styrobox yan. So next.
So ang gagawin lang natin with the aerobox, kailangan natin siyempre ilagyan ng ano to, ng plastic. Kasi pag wala tong plastic, matatapon lang yung nutrient solution natin. So basically, ang ano lang nung plastic is wag itong gantong plastic, mahal to. NF, ito yung plastic na PEP. Ngayon pwede naman kayong gumamit ng ibang plastic. So ito lang ay ginagamit namin para ang idea namin kasi pag binili niyo naman sa amin, hindi niyo naman sabihin ano, parang cheap yung binigay namin sa inyo. So next. Then we would make holes doon sa ating container. So ang ginagamit namin dito ay next please, yung lata. So yung latang gagamitin na or yung pambutas, di depende yon sa ating gagamitin na plugs. So next please. So ito yung plugs natin. So ngayon, styro rin kami. Maganda kasi talaga dito kasi pang matagalan itong styro caps. Ito tumatagal ito ng 4 to 5 years. Pero siyempre, nauubos na yung styro caps, gumagamit na kami ng plastic caps. Pwede rin naman. So next please. Essential din na maganda yung ating planting material. Ngayon, pag sinabi natin planting material yung ating gagamitin. So baka tanungin nyo ako mamaya eh. Lahat ba ng lettuce pwede? So pagka ang lettuce nyo, binili nyo sa Baguio, tapos dito nyo itatanim sa Palawan, pwede kaya? Pwede? Kasi bakit? Mainit dito. Kasi yung mga, actually yung mga known companies sa atin, pag nagtinda sila ng seeds, yan ay para sa location na yun lang. Ngayon, pagka mga inchik na nakasulat yan at hindi natin alam kung saan galing yan, more likely, hindi natin pwedeng sisihin ang technology. Kasi hindi talaga yung crop na yung design para sa lowland production. So maraming nagpunta sa amin, pat daw hindi tumubo yung seeds nila. Tinignan namin yung seeds, hindi rin namin naintindihan kung ano yung seeds na yun. So hindi siya kasi ano, hindi siya particular. Basta yung mga seed company sa Pilipinas, they know kung saan sila magbibitaw ng seeds nila. So next please. So itatransfer natin siya sa seedling plugs. Actually, ginagamit namin sa amin ay yung kusot. But then, pwede kayong gumamit for anchorage. Pwede kayong gumamit ng pebbles. Pwede kayong gumamit ng agar. Pwede kayong gumamit ng foam. So any materials, pwede nyong gamitin actually. So next. Ito, ginagawa lang itong pamamaraang ito pagka kinulang kayo ng styro box. So habang nagagawa kayo, pwede nyo pang i-maintain yung inyong halaman up to 7 days. So pwede pa. So habang nagawa tayo ng box, then next. So mahalaga rin i-mix natin ng solution natin. Next please. Then magse-set up tayo ng ating mga boxes. Ngayon, pagka nag-set up tayo ng boxes natin, ilagay na natin siya doon sa lugar kung saan tayo magpo-production. Kasi mahirap na siya pag nalagyan natin ng nutrient solution. So next please. So yan, nilagyan na ng nutrient solution. Next. Afterwards, pwede na natin ilagay agad yung halaman natin. So basically, ang tanong lang, ang minsan tinatanong sa amin dyan eh, pagka na-transfer ko ba ngayon doon sa seedling plugs, yung mga seedlings ngayong araw na to, pwede ko na ba siyang ilagay ngayon doon sa nutrient solution? Pwede na po agad. Pwede instantly. Kaya nga sabi ko, kung sumobra yung halaman natin, pwede pa natin gamitin siya hanggang 1 week. Basta ilagay lang natin siya sa isang tray habang nagawa tayo ng mga styro boxes. So next. So next again. So ang best location para sa ating hydroponics is kung saan may araw tayo. So pwede yung tabing bahay. Pwede sa loob ng bahay actually. Kuwari yung bintana natin, pinapasok ng early sunlight, pwede po nating ilagay siya doon. So next please. So sa mga pasilyo, pwede na siya. Next. So yung tabing bahay nga lang, and next. So next again. So pwede rin siya sa loob kung lalagyan natin siya ng mga lighting source. Or kaya naman ay sa tabing-tabi lang ng ating bahay. So sa garahe, pwede rin yan. So next. Next again. So we could also make yung sarili natin protective cultivation. Basta hindi lang siya nauulanan. Next. So ito yung mga kailangan natin pagka
mag-aano tayo ng location kung saan natin pwedeng ilagay yung ating mga snap hydroponics production. So dapat merong moderate air movement. So particularly ito, kaya kailangan ng air movement is kasi especially with our C3 plants, kailangan nila ng carbon dioxide. Pag walang air movement, may tendency mag-accumulate yung oxygen doon sa area ng yun. So hindi rin maganda yung ating production. Then morning sunlight, yung essentially between 8 to 10, kailangan ng halaman natin yan. Afterwards, pwede na nga natin itago sa loob pag nakuha niya yung 8 to 10 natin sunlight. Then protection against rain, gawa para hindi madilute palalo yung ating nutrient solution. So next please. Ngayon, kung may darating na bagyo, pwede natin kasing itago yan. Bunutin lang natin yung plug sa lalagyan, then itago natin. Magsusurvive sila ng 24 hours. So in 24 hours, siguro naman ay wala na tayong bagyo. Pag nagtagal yun, eh, medyo may problema na tayo. Next. Yung iba, ito yung ginagawa. Kasi sabi nga nila, paano ngayon yan? Eh, wala naman akong lalagyan lugar. So pwede natin lagyan ng parang tinatawag nating raincoat. So yung mulch plastic na inilalagay nila dyan, pwede nyong gamitin yun. Ipapalibot nyo lang doon sa lalagyan. So this one. So mulch plastic yan. Next please. So ano ba mga vegetable ang pwede nating i-produce sa hydroponics? So next. So these are some of the crops. Next. So yung popular natin, yung lettuce. Next. So the another kind ng lettuce, yung fancy lettuce. Next. Siyempre yung mustard and next. Pechay. Next. So yung pak choy. Next. So ito yung isa pa, yung kangkong. So natutuwa tayo na ang sinigang natin pag nakain tayo ng sinigang na kakangkong tayo, di ba? So alam nyo ba kung saan galing yung kangkong nyo? Hindi niya alam. Okay. So kung ano yung ina-absorb niya ang mga metal, yun din ang ano, kaya nga metal din yan eh, metal boss. So metal boss din yan. So yung mga metal na laman yan, ay metal din na kakainin natin. So kung mare sa farm area siya pinroduce, yung mga chemical na ginamit doon, yun din ang inyong kakainin. So that's the problem. Ay, balik muna tayo. So ang isa pa kasi maganda dito sa production ng kangkong, unlimited ito. Ano ibig ko sabihin unlimited? So kuha lang tayo ng kuha ng mga sanga. Then, afterwards, dagdagan lang natin yung nutrient solution. Siya hindi natanda. Actually, mga hanggang 10 years. Yung amin niya, pinamigay na namin yun nasa office. So 6 years. So mula nung nagtrabaho ko doon hanggang nung last year lang siya binigay, buhay pa rin siya. So the same plant yung ginagamit namin. Next. Pwede rin yung ampalaya. Next. And pwede rin naman tayo mag-intercrop. So pwedeng may ampalaya tayo, meron tayong leto sa baba. Next. So ito yung mga sikat na sikat sa hydroponics, yung mga pepper. Next. So another pepper. Next. So sweet pepper, yung medyo mahal. Next. Next. So ito yung mga ano natin, yung mga talagang hydroponics trap, yung tinatawag nating leto sa kayong tomato. Next. So next again, another tomato. So ngayon nagpuputus na rin kami ng other crop. Kagaya nito yung mga amaranth, yung ito yung madulas, spinach. Next. Kinchay, ito isa pa rin tong maganda sa kinchay, unlimited din ito. Next. And then yung mga experiments, yung mga herbs and spices natin. Hindi ko lang dito idinagdag, but then with the hydroponics production, mas maganda yung ating mga herbs and spices. Ang nangyayari sa kanya, mas less yung mga free radicals. So mas beneficial siya sa ating mga ano, sa ating mga health. But then, ang soil production niya, mas mataas ang free radicals pala. So kung akala natin under soil production ng herbs and spices natin ay nakakatulong na agad siya, not all the time. So next. So leeks, next. And yung watermelon, pwede siya. Next. Chards, next. So eggplant, so posible rin pala. Other than these crops, actually the technology provide us with the means to produce all crops.
Pwede ba tayong magtanim ng puno sa hydroponics? Pwede. Pwede ba ang palay? Pwede. Pwede ba ang mais? Pwede. But then, ano nga yung limitation? Practicality. So, ano yung practicality sasabihin natin? Pag puno itatanim natin, halos siguro yung isang chowking area na yun, yun yung box natin. Tapos, lalagay nyo pa siya ng metal frames para lang i-hold yung puno nyo. So, practical. Ngayon, using staple crop production, mas madali kasi mag-manage ng field production. Using, rather than use production using ano, hydroponics production in our staple crops. So, next. So, hindi namin pinopromote na gumamit kayo ng pesticide kasi ano to, protective cultivation. May tinatawag naman kaming tiricide, yung commonly yung tinitiris na lang yung insekto. Or next, meron din kaming ano, pwede naman natin lagyan ng bug para ma-prevent yung pagkagat ng insekto. And next, or gumamit tayo ng pheromones. So, attractant. Next. Yung iba, kinukulumbuan na lang para mas maalwan, hindi lang ano. So, pwedeng kulambuan natin. Next. So, ano bang ano natin pwede natin gawin? Sabi ko nga, kagaya na na-mention ni ma'am kanina, it's practically for urban production. But no, it is not only for urban production. Ma'am, ang ano niya is, it is also designed for rural production. Kaya nga sabi namin, future farming nga talaga ang mga aeroponics technology. So, gagamit lang ng mga hollow blocks yan. Hollow blocks lang actually yan, na nilagyan ng plastic. Then, inilagay na yung mga halaman dyan. So, malaking production area na actually ito. Next. So, this is one of our adapter. Pero yung babaeng nandyan, siya yung nag-develop ng hydroponics. Si Ma'am Weng. But then yung may-ari nitong farm na to ay talagang yung hydroponics niya is another means. Parang another pamamaraan ng hydroponics, hindi yung aming pinopromote. So ang ginamit niya, lagay siya ng isang mahabang bamboo, nilagyan niya ng plastic, then gumawa, nag-order siya ng maraming mga styro sheets, then nagdadagdag na lang siya ng nutrient solution pagkakailangan. So, para makatipid siya ng nutrient solution. So, next. So, ito sa urban areas to. Sa rural areas to. So, may production ng ano. So, talagang technology is not only for ano natin, but then, for mass production. Kasi, sabi nga natin eh, pagdating kasi ng 2020 or 2025, paano mo ngayon papakainin yung ganito karaming tao? So, anong technology ang kailangan natin gawin? Actually, the hydroponics technology is one of the promising technology para mag-provide ng pagkain in the near future. So, next. So, okay, another production. Next. So, that's all. Sana maingganyo ko kayo mag-produce. At sana ay mag-try kayo. Wala namang masama mag-try. Ngayon, pag nag-enjoy kayo, huwag nyo na akong hanapin. Nakalimutan na. So anyway, that's all. Thank you po. So this is a funded project by the DA Bar 10 years ago, bago pa ako dumating. So yan. Next. Okay. Iwanan na lang natin dito. Yes, then, if we you will have questions, entertain 5 questions po. Ayun, sir. Iba naman. Sige po doon. Tayong-tayo si sir, oh. Paano ba? Layo, sir? Ano po? Sige. Paano ba ang... May commercial. Ngayon po, masasabi ko na talaga siyang... Actually, baka doon sa ibang nag... Nung dumating ako dito, may nagtatanong. Paano daw siya ikukunin? Paano siya bibilhin? Kasi ang nagpo-produce lang niyan is IPB. Okay. Oh, so, commercialization, sir, available ngayon? Ayun po, sasagutin ko po. Anin po muna natin yung kwento. So, IPB nga lang ang nagpo-produce. So, paano ngayon yan? Hindi siya pwedeng i-transpo dito. Mahirap eh. Ngayon po, ito ang maganda kong sasabihin sa inyo. So, familiar ba kayo sa Lazada? Oo. Oh. Familiar kayo sa Shopee? Oo. Oh, so, ngayon, nationwide na ba siya? Okay. So, yun po yung sagot sa tanong ni sir. Pwede. Okay, sir. Follow-up question, ano?
Kasi ako as isa sa empleyado sa isang learning site, we made an organic concoctions. Okay. Pwede ko bang i-apply dyan sa Snap Hydroponics? Sir, yung Snap Hydroponics po natin is ano na siya, broad spectrum na siya. Ibig sabihin eh, hindi na natin siya pwede, kailangan dagdagan pa. Pero okay. You can. Can I? Pero ang tanong lang doon eh, sayang lang din naman yung eno mo. Okay. So it's better na, actually, hindi ko naman sinasabi sa inyo na kami lang ang may capacity magawa ng formulation. Yes. Pwede kayong gumawa, walang problema. Pero with the Snap solution, kompleto na siya. Okay. Parang magiging wasteful lang of resources yung gagawin nyo. Parang sinabi mo, sir, na ano, start it right. Yes. So, ano. Okay. Thank you. Okay. Yes, ma'am. Dito po tayo sa next question. Ano po ang recommended water pH bago mag-mix ng Snap solution? Normally po, yung ating pong water is between 6 to 7. So, pagka acidic yung water natin, may problem tayo. Pagka basic naman yung water natin, may problem din tayo. So, ang inilalagay natin na ginagamit natin water dito sa hydroponics is clean water din. So, basically, it's between 6 to 7 ang pH. Or, kahit mga 7.5, okay lang. Kasi bababa ang pH mo dun sa ang biological pH kasi parang halaman natin ay mabuhay is between 5.5 to 6.5. So, under that pH, magwo-work yung halaman natin. Which has been, yung Snap has been calibrated na pagkagi dinagdag natin, nandun na agad siya. Between that range. Next question. Good afternoon po. Yes, sir. Sanay po kasi kami kumain ng gulay coming from the soil. Yung po bang nutritional value from hydroponics at saka yung galing sa soil, may diferensya. Okay po. Medyo ang concern lang po, alarming concern lang naman natin with the soil growing in is yung residual effect. Yung tinatawag natin residual effect, kaya nga may tinatawag tayong organic farming. So familiar naman tayo sa organic farming. So but then, yung nutrient na ina-absorb ng halaman natin through the soil, ayun yung ipinrovide namin with the Snap nutrient mix namin. So ibig sabihin, actually ang maganda lang sa kanya, readily available na yung nutrient na i-absorb ng halaman natin, unlike sa soil. But kung ano yung ina-absorb ng halaman natin, it's just the same. So the nutritional value, actually with the hydroponics, is medyo na-enhance nga compared with the soil. Kasi ang idea nun ay, parang na-absorb niya yung 100% na nutrient kaya kailangan niya sa kanyang product, sa vegetative phase niya. So, under the soil, kailangan pa kasi siyang i-downgrade. So, anong sinasabi natin downgrade? Baka ina-expect niyo na pag nag-apply tayo ng complete, in-absorb ng halaman natin is complete. Hindi po yon. Ang mangyayari pa po doon, pagka kahit mag-apply tayo ng nutrient, hindi na-downgrade dyan o kaya walang water source, hindi i-absorb ng halaman natin yan. So, very similarly, kung na-downgrade na siya, kung ano yung dinowngrade na nutrient sa soil, yun naman ang ipinrovide natin with the Snap. So, similarly, kung nutrient is just the same, or sabi nga namin, mas enhance ng konti. Next question po. Magandang hapon po. Evelyn Scarpiso from Palawan National School. Yes, ma'am. From kanina, sir, sabi niyo soilless. So, nabanggit din po ninyo yung word na kusot. So, dito po sa amin, marami po kaming sawdust. O, ang kusot po sa amin is from galing sa yung sa mga kahoy. Apo. What particular kusot po ang inanok ko? So, soilless, ibig sabihin, ang gagamitin natin, kung kusot kasi talaga na from wood, may mga kahoy na mapait, katulad ng nara or ano. So, possible po ba na ang gagamitin namin is yung ang ano po kasi ng nyug sa amin, bunot ang tawag doon. So, possible po ba na mas magandang gamitin yon kisa doon sa sawdust na galing doon sa ano, sa... Ma'am, pwede naman nyo pong gamitin yun sa sawdust. Pero may precaution lang kasi kami tinatawag dyan. Yan kasi ma'am, kahit po yung kusot na galing sa nyug, ay hindi nyo kagad pwedeng gamitin instantly. Lalo't yan ay, ang tawag dito? Yung matingkad na brown ba yun? Yung makita natin parang yung bagong-bago. Hindi nyo po pwede siyang gamitin. Particularly with the sawdust. Kasi ibig sabihin nun, meron pa yung mga
may mga acid pa yan na nandun sa sodas. This would cause your roots, yung hindi siya magpo-form, hindi siya maganda yung formation ng roots. So rather than that, ito yung ginagawa natin. Medyo bulokin muna natin siya. Pagka dark brown na yan, no matter what, no matter what, konting sterilization na lang, pwede natin gamitin na. Apo. So kung ano yung available sa area nyo, yun naman yung sinasabi namin gamitin nyo. Wag nyo yung starter kit namin, syempre from Laguna po ako. Marami rin sa amin yung kusot na galing sa Niyog kasi malapit ito sa Quezon. Which is yung which familiar naman sa inyo yung Quezon naman ay ito yung Niyugan. Kaya ako'y taga Quezon din, kami yung mga may Niyugan doon. Pero wala akong Niyugan sa amin. So yun yung ano, marami kasi sa amin yung mga source na ganito. Ngayon kung wala po tayong makuha talaga na pwede magamit, as anchorage lang naman to eh. So, pagka wala na kayong makitang mall sa lugar nyo, ewan ko na lang kung saan pa tayo kukuha. Baka sa tabing dagat, pwede na. So, pwede tayong gumamit ng sand. Pwede rin tayong gumamit ng pinaglumaan nating sponge. Pwede po yun. Pwede natin gamitin yun. Charcoal, maganda po yun. Yung mga ano, pwede yun. Pwede gumamit. Paki-sterilize lang po muna. Huwag po natin lagay ng lagay agad. Kasi pinipirevent po natin dito ay soil-borne diseases. Na-contaminate po siya, lalo na yung mga charcoal natin, pag nag-touch siya sa ground natin, may possibility ng contamination ng bacterial wilt. Sorry, nabanggit niyo po yung pag-sterilize. So, gaano po ka, ilang oras po ba kami mag-i-sterilize ng ano namin na yung kusot na gagamitin namin? So, iba-iba po tayo ng method ng pag-sterilize. Pagka mga wood products, siyempre kusot, mga 30 minutes under steam. So okay na yon, 100 degrees yon. Ngayon pagka yung mga pebbles, yung mga tawag dito, sponges, ibabad lang po natin sa chloro, sa sun rocks. Tapos hugasan lang natin. Huwag natin gamitin instantly, ha? Anlawan natin ng husay at tuyuin natin the day after, pwede na. So yun po. Sir, matanong lang po, with regards to sa ratio ng solution doon sa volume ng tubig na... Okay. So, yung ating solution, which is yung aming 500 ml ng A and B. So, 500 ng ml ng A, 500 ml ng B, is good yan para sa 250 liters ng water. So, approximately, yung 25 ml na nutrient solution ng bawat isa ay good for 10 liters ng water. So, ang isang halaman natin would require at least mga 1.5 liters ng nutrient solution. Especially the green leafy vegetable. Ngayon, iba na yan pagka 3-month crop. Mas mataas ang requirement. But then, with that 1.5 ml, siguro gagamit tayo mga 3 ml lang na nutrient solution ng A and B. So, kung sa cost ng sa isang halaman ang tatanungin natin, sa isang lettuce, gagastos kayo ng 2 piso. Para sa isang production lang. Good afternoon. You made mention of bacterial wilt. Wilt na that devastates different plants, especially in agriculture. Are we assured that when we make use of your technology, our plants will not be invaded by that bacterial wilt? So will not be affected. Sabi ko nga soil-borne siya. Ngayon, pag hinawakan niyo ang lupa bago kayo humawak sa halaman, may possibility ng contamination. But then it is minimized with the technology. Rather than, talagang ang problem kasi natin with the bacterial wilt, no escape talaga lahat ng crops natin sa buong Pilipinas eh. Wala. Wala tayong magagawa. Pag inatake ka ng bacterial wilt, especially the vegetable and staple crop production, no choice ka talaga eh. Ngayon, ang ibang ginagawa, sabi ko nga eh, medyo punas-punas naman tayo ng kamay. Punas-punas tayo ng paa bago tayo humawak at mag-ano doon sa halaman natin. Mas maganda i-pull out agad natin para hindi siya maka-apekto sa iba pa. So, hindi naman siya waterborne, soilborne po siya. So, pero, meron po tayong pending na lumalabas ngayon, yung tinatawag natin pitchum, which is yung nagkakos ng root rot. Similarly with bacterial wilt, ganun din yung function niya. But then, clean water naman kasi ang gagamitin natin with the hydroponics technology. So, yeah. Okay, so of course we will be awarding
This certificate of appreciation to Sir Jesse Discalzota together with Sir Ian Bellino.